Ang pong pinakatamad na hayop sa mundo? Halika at alamin natin kung ano-ano ito. Hello guys, it's Jack TV. Bago tayo magsimula, i-click ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa mga upcoming videos. Let's go! Sampung tamad na hayop sa mundo? Alamin natin kung bakit sila naging tamad at kung saan sila matatagpuan. Number 10, Pygmy Blue-Tongued Lizard. Ito ay matatagpuan sa Australia at ito ay narediscover noong 1992 dahil sa pag-aakalang ang lahi nito ay ubos na. Bagamat sila ay likas na mailap, ang pagkaubos naman nila ay sa kadahilan ng pagbago-bago ng klima sa mundo o climate change. Sila ay nakatira sa lumang tirahan ng mga gagamba sa kagubatan. At ang ugali ng pagiging tamad ng mga blue-tongued lizard ay hindi sila lumalabas upang kumain. Dahil sila ay laging nasa pasukan o entrance ng kanilang lungga at nag-aantay na may dumaan ng mga insekto. At sa pag-inom naman nila, sila ay nag-aantay ng mga patak galing sa ulan o mga moist galing sa mga dahon. At dahil sa likas na pagiging tamad, sila ay nakakaiwas sa mga panganib. Number 9, Kuko. Ang ibang kuko ay maituturing na tamad na magulang o walang kwenta magulang. At mamaya malalaman natin kung bakit. Ito ay isang ibon na may katamtaman lamang na laki at hindi siya kalakihan. At makikita ito sa kagubatan ng maraming mga puno. Dahil dito sila makahanap ng kanilang target na mapangingitlugan. Kagaya nga nasabi ko kanina, ang ibang kuko ay walang kwenta na magulang dahil sila ay naghahanap ng pugad ng mga ibang species ng ibon. Para dito sila mangitlog at ilagay ang kanilang itlog dito at iwan ito para sila ay wala ng problemahin pa sa pag-aalaga ng mga kanilang inakay. Ang tawag naman sa ganitong style ay brood parasitism. At uulitin ko ulit, ang style na ito ay ang pag-itlog sa ibang pugad ng ibon para iwan ito at palakihin ng ibang ibon ang kanilang anak kasabay ng natural na anak ng kanilang target. Number 8, Nurse Shark. Ang mga Nurse Shark ay matatagpuan sa mababaw na parte ng dagat sa Atlantic at Eastern Pacific Ocean. Sila ay maituturing na iba sa mga uri ng pating dahil sila ay hindi likas na mapanganib dahil sila ay maituturing na tamad sa kadahilanan nakababad lang sa ilalim at iginugugol ang buong araw sa pagtulog. Hindi nila kailangan lumangoy para makahinga tulad ng ibang pating at sa gabi sila ay naghahanap ng makakain, bagamat sila ay hindi likas na sanay sa paghunting ng kanilang mabibiktima. Number 7, Giant Panda. Ang giant panda ay kilala sa buong mundo dahil sa taglay nitong itsura at marami ang nakyukyutan at sila rin ay kilala bilang isang panda bear at sila ay isang uri ng oso na matatagpuan sa Central China. Sila ay maituturing na isang tamad na hayop dahil sila ay natutulog ng 10 oras at makakatulog na lang kung saan sila abutan na antok. Sila rin ay ginugugol ang kanilang oras sa pagkain ng mga bambu o kawayan at dahil ang kawayan ay mababa sa nutrisyon, ito ay kinakailangan nilang kumain ng 20 kilos kada araw para makuha nila ang sapat na nutrisyon ng kinakailangan ng kanilang katawan. Number 6, Echidna. Sila ay kilala rin bilang spiny anteater. Sila ay matatagpuan sa Australia at meron silang mababang temperatura sa katawan. Kaya sila ay madalas tulog sa umaga para makaiwas sa init. Sila ay natutulog ng 12 hours sa umaga dahil sa taglay nilang mababang temperatura sa katawan. At sila rin ay aktibo sa gabi para kumain at gawin ang iba pa nilang gawain. Ngunit sila ay may taglay na kabagalan sa paggalaw. Number 5, Python. Sila ay matatagpuan sa mga masukal na kagubatan. Sila ay may mabagal na paggalaw dahil sila ay uri ng malaking ahas at sila ay hindi aktibo sa pagtuklaw o pagkagat dahil ang kanilang mga biktima ay pinupulupitan nila ito hanggang sa mamatay bago nila ito kainin ng buo at lunukin. Ang mga python ay natutulog ng 18 hours kada araw at sila ay mabilis mapagod. Sila ay madalas matulog kapag sila ay bagong kain. At kapag sila ay magpapalit na ng balat, sila ay nangangailangan ng mahabang tulog
na tumatagal na 1 linggo o higit pa para makuha ng sapat na lakas upang makapagpalit ng kanilang mga balat. Number 4, hippopotamus. Ang karamihan sa kanila ay matatagpuan sa ilog sa Africa o sa mga lawa. Sila ay likas na tamad dahil sila ay natutulog ng 16 hours hanggang 20 hours sa isang araw sa ilalim ng tubig. At alam nyo ba na sila ay humihinga sa tubig habang tulog? Ang mga hipo ay may kakayahan na umangat panandalian upang ilitaw ang kanilang ulo o ilong upang huminga ng sandali at lumubog ulit sa tubig habang tulog. Sila ay may kita rin sa lupa bago lumubog ang araw. Dahil sa gabi, sila ay naghahanap ng makakain. Ang mga hipo ay herbivorous o kumakain ng mga halaman. Number 3, opossum. Sila ay matatagpuan sa Amerika, ngunit sila ay endemic na. Ang mga opossum ay maituturing na champion sa tulugan dahil sila ay may kakayahan matulog ng 18 hours to 20 hours sa loob ng isang araw. At sila ay may mabagal na paggalaw. Sila rin ay naghahanap ng lugar kung saan sila makakakita ng mga pagkain na sapat sa kanila at pwede nila maging tirahan at sila ay aalis lamang sa lugar kapag kinakailangan na talagang umalis o kapag sila ay nasa delikadong sitwasyon. Number 2, sloth. Sila ay nakilala dahil sa kanilang likas na mabagal na paggalaw at ginugugol nila ang kanilang oras sa paglambitin sa mga puno ng pabaliktad. Sila ay matatagpuan sa tropical na lugar tulad ng South America at Central America. Ang sloth ay unang papasok sa isip ng mga tao sa usapang tamad na hayop dahil sila ay natutulog ng 20 hours sa loob ng isang araw. Dahil sa kanilang mabagal na paggalaw, ang kanilang mga ginagawa ay tumatagal na ilang oras. At sa angking kabagalan, sila ay napapagod pa at nagpapahinga bago nila ituloy ang kanilang ginagawa. Number 1, koala. Sila ay matatagpuan sa Australia at ang kanilang kinakain ay ang mga halaman o tinatawag na herbivorous. At sila rin ay kilala dahil sa kakayahan nila sa pagtulog dahil sila ay may 2 oras hanggang 6 na oras nagising kada araw. At alam nyo ba na ang kanilang pagtulog ay dulot ng kanilang pagkain na eucalyptus leaves na may toxins at mataas sa fiber na kailangan ng maraming energy para ito ay madigest. Ikaw, may paborito ka bang hayop na nasa listahan natin ng mga tamad na hayop? Comment mo naman yan sa comment section. Again, it's Jack TV and huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para maging updated ka sa mga upcoming videos. At huwag nyo rin kalimutan panoorin ang video ko na Zombie Apocalypse ngayong 2021, ang prediksyon ni Nostradamus. Ang pinakatumatak na prediksyon ni Nostradamus ay ang pagkatotoo ng COVID. Ito ang sinabi niya, kayo na lang ang humusga. There will be a twin year, 2020, from which will arise a queen, Corona, who will come from the east, China, and who will spread a plague. At dahil dito sa kanyang sinulat noong 1551, marami ang namangha at nagulat sa kanyang prediksyon. Ngunit may ikinagulat pa ang marami dahil ngayon 2021 ay may prediksyon din siya na magkakaroon daw ng half dead o kalahating patay at ang naisip ng nakararami ay magkakaroon daw ng zombie apocalypse.